Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humingi ng paumanhin ang presidente ng ABS-CBN kay Pangulong Duterte sa pag-ere ng TV network sa isang political ad noong taong 2016 na sinasabing mapanira para sa Pangulo. Piniliwanag din ng ABS-CBN ang ikinagalit ng Pangulo na di pag-ere ng ilan sa kanya namang TV ad ay dahil naubos na ang kanilang airtime. Pero ang sagot ng Malacanang sa pag-sorry ng ABS-CBN, bakit ngayon lang nakatutok si Maki Pulido? Ilang ulit nang sinabi ni Pangulong Duterte na haharangin niya ang prangkisa ng ABS-CBN sa Kongreso. At sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Legislative Franchises, napunta dito ang usapan. Ganit ba presidente sa inyo? Kaya kayo nahihirapan? Basihan lang po sa mga nakikita namin sa TV, ng mga pronouncement ng presidente. Yun yung basihan namin kung ano yung galit ng presidente. Si Senator Bongo ang nagdetalye na noong 2016 presidential campaign, hindi inere ng ABS ang political ad ni Duterte kahit bayad na. Dagdag ni Go, hindi na nga inere ang Duterte campaign ad, inere pa raw ng ABS ang TV ad na anyay black propaganda para siraan ang Pangulo. Pinabayaan ng network na may ere ang paninira na ito. This is clearly black propaganda. Sino pumayag na i-ere ito? Bakit ninyo pinayagan? Bakit kinailangan pa ng TRO para mahinto ang pag-ere nito? That the propaganda video shows minors being used in black propaganda. So I would like to correct my fellow colleague in this chamber. Hindi mababaw ang rason ng Pangulo sa kanyang grievances against the network. Nasaktan ang presidente, nababoy ang presidente, hindi vindictive ang Pangulo. But it is clear that someone went overboard. Paliwanag ni ABS-CBN President Carlo Katigbak, umere daw ang inorder ni Duterte na mahigit 117 million pesos na nationwide political ad. Pero hindi na raw kinaya ng kanilang airtime na maiere ang lahat ng local TV ad sa probinsya. Our policy on all our ads is first come, first serve. And many of these spots were ordered on May 3rd, and May 7th was the last day of the campaign period. So there had been many previous telecast orders that were already ahead, that came in ahead of the president's telecast order. So that being said, of the 7 million po na hindi namin na-ere, we were able to refund approximately 4 million pesos to the president, and that was accepted. We were delayed in refunding the 2.6 million, which Senator Go flashed on the screen, and that 2.6 million was no longer accepted by the president. On this issue, I think we acknowledge our shortcoming in our failure to release that refund in a timely manner, and we corrected that. Sinabi rin ni Katigbak na inere nila ang anti-Duterte political ad na binayaran ni dating Senator Antonio Trillanes dahil bawal naman daw silang pumili ng tatanggaping campaign ad. Wala raw intensyon ng ABS na saktan ang Pangulo. We were sorry if we offended the President. That was not the intention of the network. We felt that we were just abiding by the laws and regulations that surround the airing of political ads. Dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services si Justice Secretary Minardo Guevara. Sabi niya, hindi raw sa March 30 mag-e-expire ang prangkisa ng ABS-CBN, kundi sa May 4, 2020, dahil ang bilang daw ng 25-year franchise period ay mula nang ito ay maging epektibo at hindi kung kailan ipinasa ng Kongreso. Gayunpaman, tanong ng ilang senador, kapag dumating ang panahong yun at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang franchise renewal, maaari bang magbigay ang National Telecommunications Commission ng provisional authority para patuloy na makapag-operate ang ABS habang dinidinig ang panukala? Ang legal opinion ni Guevara, pwede. Fully submitted that the Congress, by concurrent resolution, may authorize the National Telecommunications Commission to issue a provisional authority subject to such terms and conditions as the NTC may deem fit,
to ABS-CBN and other entities who are similarly situated, authorizing them to continue operating, subject to the Congress's eventual disposition. Eh kung ang Senado magbigay ng request sa inyo? Then I guess, Your Honor, we have a basis to do that. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi niya alam kung tatanggapin ni Pangulong Duterte ang pag-sorry ng ABS-CBN sa hindi pagkakaere ng kanyang political ads noong panahon ng kampanya. Dapat noong panila kayong ginawa. Alam niyo na na may atraso kayo. Ano bang may ginawa ba kayo? Wala. Yun nga tinatawag niya, hubris. Siyado kayong mayabang. I'm glad finally ABS-CBN has admitted its shortcomings to the president. Dapat nung pa nila kayong ginawa. Kung baga, kung hindi nag-alboroto sa'yo, saka ka lang hihingi ng paumanhin. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. May pakiusap ang lokal na pamahalaan ng Kapas Tarlac. Bawasan daw ang bilang ng mga ikaw-quarantine na mga Pilipinong miyembro ng crew ng MV Diamond Princess na dadalhin sa New Clark City. Pwede naman daw dalhin sila sa iba pang mga riyon. Pero hindi raw ito mapagbibigyan ng Department of Health. Mula sa Capas, Tarlac, nakatutuklo ay si Chino Gasto. Chino. Mike, dito sa New Clark City, dadalhin ng halos 500 crew members ng MV Diamond Princess sa kanilang inaasang pagdating bukas mula sa bansang Japan. Ito'y para sumailalim sa karagdagang 14 na araw na quarantine procedures, alinsunod na rin sa protocol ng ating Department of Health. Wala na raw pag-aalinlangan ng mga taga Sitio Camatis sa Capas, Tarlac sa paparating na halos 500 Pinoy na ika-quarantine sa New Clark City na katabilang ng kanilang komunidad. Kung noong una natakot daw sila sa pagdating ng 49 na Pilipino mula Wuhan, Hubei, China, ngayon nananaig ang pag-unawa sa krisis na bumabalot sa buong mundo. Nagposte ng mga tauhan ang Department of Health sa komunidad para agad matugunan ang mga may karamdaman at magpaliwanag tungkol sa 2019 novel coronavirus. Medyo natakot po. Siyempre, hindi pa po namin gaano naintindihan kung dadalhin sila dito. Eh, paano kami kung ano po. Eh, naipaliwanag naman po ng maayos na. Porque ano po, ka-Pilipino natin, siyempre, na yung konsensya natin, nakakaano. Kung halimbawa, may anak akong kagaya niyan, siyempre, masasaktan din po ako. Pero may ilang tutol pa rin. Panawang wala na akong magawa diyan. Sumunod na lang tayo kung ano. Hanggang ano ko lang suportahan nila yung kung dapat suportahan kung ano yung mga ano problema pang darating. Mula Haneda Airport sa Japan, lalapag sa Clark International Airport ang 2 eroplano sa kaya mga crew. Ang mga kakikitaan ng sintomas ng respiratory illness didiretso sa ospital at i-isolate. Ang mga walang sintomas dadalhin sa New Clark City sa Capas, Tarlac. 20 medical teams o 200 medical personnel mula DOH hospitals ang mangangalaga sa kanila. Binubuo ang bawat team ng 2 doktor, 4 na nurse, 2 nursing aide at 2 utility worker. Pero nagigiusap ang lokal na pamahalaan ng Capas na sana hatiin ang bilang ng mga ika-quarantine sa NCC. Kung hindi mapagbibigyan, sana raw yaking maayos ang pagtanggal ng mga medical waste at basura mula sa quarantine facility. It should be a shared responsibility. Hindi lang dapat Capas. Pinopropose namin sa Department of Health. Kung hindi magawing tatlo, kahit hatiin at dalhin sa ibang rehiyon, to check na rin ang preparedness ng mga regional hospital natin at mga other government officials. Pero ang DOH, itinuturing na mapanganib ang pagdagdag ng mga quarantine facilities sa bansa. This is a special case na hindi natin muna mapagbigyan ng ating local government official. Dahil gusto natin, ma-contain muna natin, masiguro natin na very minimal lang ang exposure ng ibang tao dito sa ating mga repatriates. Wala po silang dapat ipag-alala. Ang gobyerno po ay sinisiguro na yung strict control for infection ay naandon at ipatutupad natin. Mike, naniniwala rin si Mayor Katakutan na hindi pagdadamot itong kanilang panukalang hatiin ang bilang ng mga ika-quarantine dito sa NCC dahil kapag napadala daw ito sa ibang probinsya, ito naman ang magiging sukatan ng kahandaan ng iba na mga rehiyon
sa mga medical crisis na nangyayari na madalas na daw na gaya ng krisis na kinakaharap natin dito sa NCOV sa mga oras na ito. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston. Matagal nang bawal pero marami pa rin tricycle ang dumaraan sa mga highway. Kaya kanina, minasampulan na. Nakatutok si Mark Salazar. Ganyan ang rush hour ng Batasan Road. Tricycle ang halos pumupuno ng highway dahil ang mga ito ang pangunahing transportasyon ng mga estudyante at empleyado. Yan ay kahit sabi ng Memorandum Circular ng DILG noong February 17, wala na raw dapat tricycle sa mga national highway. Kaya sa Batasan at sa Katipunan Avenue, may problema ang Quezon City sa utos na tricycle-free highway ng DILG. Part of the legit franchise yung national road. So hinahanapan natin sila ng solusyon na magkaroon ng alternate route bago natin sila totally iban. Implode niyan pag ganun. Para hindi, kasi pag nakita tayo niyan, ano na kaagad yan? Pulasa na kaagad yan. Tatrap na rin. West Avenue muna ang inuna ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Nakiusap kasi sa akin eh. Yan ang nagatid kami lang, no, Providence. Eh, hindi talaga ako bumabiyahe dito. Dami nang uhuli dito eh. Sa ngayon, ano, yung Commonwealth Avenue, West Avenue, Araneta. Yan yung mga priority targets namin. And then, after that, pupunta kami doon sa other areas. 24,713 ang tricycle sa syudad na may prangkisa. Di hamak na mas marami kumpara sa jeep at bus sa Quezon City. Sa mga nakalipas na clearing operations, 130 na Colorum tricycle ang na-impound. Doon sa Colorum, hindi na mare-retrieve yun. Tatanggalin na yung sidecar. Ang matutubos na lang niya is the motorcycle unit. Pero pag may mga legit franchise nag-violate lang ng highway ban, wala silang impounded. Hindi sila impounded. Ang tanong ng mga nahilahan ng tricycle, paano ang hanap buhay nila? Yung mga driver natin kung pwedeng mag-shift into construction, ibang hanap buhay na pwedeng kung na-qualify naman sila. Pwede rin naman po yung meron si Mayor, yung tindahan ni Ate Joy na ino-offer naman po sa mga asawa nila. Hindi po ako marunong makakuha ng martilyo, sir. Hindi po. Kapag nahilahan ng tricycle, kwalipikado raw ang driver sa 5,000 peso financial assistance. Pag gina-assist po yun, sandali lang po. Hindi po kagaya niya na umaga pa lang po, makakapaghanap buhay na kami hanggang gabi. Eh meron din po kami, bukod po dito sa pamamasada, meron po kami mga service, mga estudyante. 17 po yun, pagawa ko po. Tapos wawasakin lang nila. Hindi yung po pwede. Ako, Colorum naman po. Eh, hindi mo na mababawi. Colorum daw. Hindi ko nga din po alam eh. Basta tutubusin ko po yun. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pagpapautang na nauuwi sa kidnap for ransom. Paano nga ba yung modus na yan na ikinaaresto ng tatlong Chinese sa isang hotel casino sa Parañaque? Nakatutok si Ivan Mayrina. Pinasok na mga miyembro ng PNP anti-kidnapping group ang kwartong ito sa isang 5-star hotel and casino sa Parañaque City. Sa loob, dinatang nakatayo na ang biktimang si Lee Zihong, isang Chinese national. Nakahiga at nakaupo naman ang dalawa sa tatlong suspect na mga Chino rin. Kinilala mga suspect na sina Huang Yajian, Liang Bin at Li Wei. Nasamsam mula sa kanila ang isang passport, ID, tatlong cellphone, dalawang relo at cash. Sa press con, positibo silang itinuro ng biktima. Ang isa sa mga suspect, hindi na naharap sa media dahil daw nagkasakit. Ayon sa pulisya, modus ng grupo ang paghahanap ng mga bibiktima na pauutangin sa kasisingilin ng malaking interes. Kung nagkataon, nakita nila ito na natalo na and then pinautangan nila. And nung natalo na, ayan, sinundan na sa isang billet nila kung saan nakabilet itong victim. And then kinuha na nila. Nakakuha na sila yung mga suspects ng mga ransoms. Ang kaibigan daw ng biktima nagsumbong sa operation manager ng hotel na siya namang tumawag sa mga polis kaya nasagip ang biktima. Pinapan-arrest, pinapa-verify na namin sa Bureau of Immigration para on the spot ma-verify natin kung sila ay may mga kaso sa China. Kasasampa lang, kaya inquest lang yung mga arrested suspects natin. Naharap ang mga suspects sa mga kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Posibleng kansilahin ng gobyerno ng China ang pasaporte ng libo-libong mga nagtatrabaho
sa mga Philippine offshore gaming operations o POGO na sangkot tumano sa mga illegal na gawain. May lista na raw sila kung sino-sino ang mga yan. Nakatutok si Jung Generoso. Para masawata ang itinuturing itong cross-border telecommunication fraud, meron na raw listahan ang Ministry of Public Safety ng China na mga Chinese national sa ibang bansa na pinaghihinala ang sangkot dito. Hawak na rin daw ng gobyerno ng China ang listahan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO na sangkot umano sa mga illegal na aktibidad. Nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration ng Pilipinas sa Chinese Embassy para makatulong sa pag-aksyon sa mga Chino na nasa listahan. Lumabas kasi sa mga ulat na posibleng kansilahin ng China ang passport ng libu-libong mga POGO worker. Wala pang kumpirmasyon dito ang Chinese Embassy. Ang procedure po niyan, pag nagka-cancel po sila ng passport sa mga alien fugitives po nila, sina-forward po sa atin yan para mailalagay po natin sa ating system for monitoring. Kung sila po ay nandito po sa bansa, kukulihin po natin for deportation. Pinaalalahanan din ng Chinese government ang kanilang mamamayan na sumunod sa batas. Ito ay sa harap ng iskandalo tungkol sa maanumalya o manong pagpasok ng mga Chinese POGO workers sa Pilipinas sa pamamagitan ng padulas sa mga taga Bureau of Immigration na kung tawagin ay pastillas. Patuloy ang fact-finding investigation. Sa gitna ng paglobo ng mga POGO-related crime, nangangamba si Senador Sherwin Gatchalian na baka mga Pinoy naman ang surod na mabiktima. Nanawagan si Gatchalian sa PNP at NBI na tugisin ang mga Chinese syndicate sa POGO industry. Ang PAGCOR na siyang nagbigay ng lisensya sa mga POGO, hindi raw inaalis ang posibilidad na ipatigil ang operasyon ng POGO industry. Pero kailangan daw munang pag-aralan ito ng mabuti. Base sa datos ng PAGCOR, 91,000 na foreign worker, karamihan ay mga Chinese, ang nagtatrabaho sa Pilipinas sa ilalim ng POGO. Samantalang 29,000 naman na Pinoy ang nakikinabang dito. Kung makita natin na despite all the efforts na ginagawa, hindi talaga natin maalis or talagang hard to accept yung industry dito sa Philippines. PAGCOR is very much willing to shut down the operations ng POGO. Jun Veneracion, nakatutok, 24 oras. Istadong mas mahal sa suggested retail price ang presyo ng ilang produkto sa Metro Manila. Pero sabi po ng ilang nagtitinda, sisihin ang mga nagde-deliver na mataas din ang pasa sa kanila. Nakatutok si Tina Panganiban Pere. Nag-inspeksyon sa Mega Q-Mart sa Quezon City ang mga kalihim ng Departments of Agriculture, Trade and Industry, at Interior and Local Government para tingnan kung sinusunod ang suggested retail price para sa ilang piling produktong agrikultural. Sa unang hinintuan pa lang na nagtitinda ng manok, lagpas na sa SRP ang bentang 160 pesos kada kilo na dapat ay nasa 130 pesos lang. Sabi ng tindera, mahal na kasi ang pasa sa kanya. Magkano ang usual na pasa sa kanya? Mababa sa 110 dapat ang delivery. Oo, para masubot yung 110. Sabi ng Department of Agriculture, kapag kinuha ng trader ang produkto sa mga nag-aalaga ng hayop at dinala sa dressing plantang manok o sa katayan ng baboy, hanggang sa binagsak sa palengke, 50 pesos lang kada kilo ang pwedeng patong sa farm gate price ng manok at 70 pesos lang sa baboy. Ang formula po ay yung farm gate ay pwede kang mag 50 hanggat 60. Nasa retail ka na. Pwede natin maintindihan yung iba kung kulang ang supply. Nasita rin ang isa nagtitinda ng pulang sibuyas. Mataas po ang bigay nyo. 120 bale. Pagka isang kilo. Pwede sa 100 ba yon? Oh, pwede sa 100. 95 doon sa SRP. 95, kaya. Pinabago sa tindera ang price tag. Pati na rin sa tinda niyang bawang, nalagpas din sa SRP. Ang presyo ng bawang sa Mega Q-Mart, 140 hanggang 180 pesos kada kilo. 120 mataas rin. Ito 70 din kasi murang-mura kuha ninyo dito. Otherwise, 70 mag-explain po kayo. Bali ho, babalikan ho kayo para ma-check ulit yung presyo. Sa ibang pamilihan tulad ng Kamuning Market, higit doble sa SRP ang presyo ng bawang.
ang lahat ng mga lumabag sa SRP at walang price tag kanina, binigyan ng letter of inquiry ng DTI. Within 48 hours kailangan maganda explanation nila. Kung may hindi pa rin susunod, tsaka natin papailan ng charges. 5 taon ang kulong at 5,000 hanggang 1,000,000 piso ang multa sa mga lumalabag sa Price Act. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sinuntok na, hinabol pa ng itak ng isang jeepney driver ang nakaalitan niyang driver ng bus. Ang ugat ng nahulikam na away, tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Galit na sinuntok ng jeepney driver na ito ang driver ng bus na nakasagi sa minamaneho niyang jeep. Maya-maya, kumuha siya sa driver's seat ng mahabang itak at hinabol ang kaalitang driver. Nakatakbo palayo ang driver ng bus pero patuloy siyang sinasabihan ng jeepney driver na magbayad. Kwento ng konduktor ng bus na siyang kumuha sa video, galing sila sa Quezon Province ng masagi ang jeep sa bahagi ng Alaba. Agad naman daw inihinto ng driver ng bus tsaka bumaba para tingnan kung may sira ang jeep. Nagpapaliwanag lang daw doon ang driver ng bus nang suntukin at habulin siya ng itak ng nakaalitang tsuper. Dahil sa insidente, sumikip daw ang daloy ng trapiko. Pero ang nahulikam na away, sa areglo rin naman daw na uwi. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang sanggat, pati raw level ng tubig sa Ipo Dam, hindi na sapat. Kaya posible pa raw tumagal ang problema sa supply ng tubig ng mga customer ng Maynilad at Manila Water. Nakatutok si Chino Gaston. Tambak ng labahan sa laundry shop na ito sa Barangay Talipapa, Quezon City. Kabilang kasi ang lugar sa apektado ng rotational water service interruption ng Maynilad dahil sa patuloy na pagbaba ng tubig sa Ipo Dam. Nasa 100 meters ang level niyan base sa tala ng PAGASA kaninang umaga. Mas mababa sa 101 meters na normal high water level. Ang tauhan ng laundry shop na si Elvi, nagpaliwanag na lang daw sa kanilang customer na madedelay ang serbisyo. Pinakiusapan namin na ilang days bago nila ma-pick up. Bagamat hindi raw nawawala ng tubig, mahina naman ang tulo sa gripo sa karinderyang ito. Pinagtiyatsagaan na lang daw yan ni Minda. Nahirapan po kami dahil mahina po ang tubig. Hindi po namin nahugasan po ng husto. Mas mababa rin sa normal high water level ang tubig ngayon sa Angat Dam. Apektado niyan ang mga customer ng Manila Water. Simula pa nitong Biyernes, nakakaranas na sila ng 4 hanggang 8 oras na water service interruption. Si Aling Aileen, natuto na raw sa kanyang karanasan, kaya naghanda na bago pa mawalan ng supply ng tubig. Namili po akong maraming lalagyan. Mahirap po kasi walang gagamitin kasi kainan po kami. May sarili ring diskarte si Jenna. Siguro mismo po, nag-iipon na po kami ng tubig. Ayon sa National Water Resources Board, posible pang magtagal ang nararanasang rotational water service interruptions sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya kung mananatiling mababa ang dam levels habang papalapit ang tag-init. In this case po, yung mga possible reduction in pressure na nangyayari po at saka yung rotational interruptions ay posible pong mangyari at magpatuloy na hanggang summer po. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Fresh mula sa kanyang bakasyon sa California, balik trabaho na agad si Lovie Poe. Nagsisimula pa lang ang taon pero si Lovie may 2 pelikula na agad na malapit nang ipalabas. Makichika kay Lars Santiago. Right, center and then left. Para lahat. Hindi na halos nakapagpahinga si Lovie Poe dahil pagkadating niya mula sa bakasyon sa California, trabaho kaagad ang kanyang hinarap. Nag-press conference ang GMA Prime Actress para sa bagong pelikula niyang Hindi Tayo Pwede na isang kakaibang love story. Enjoy nga raw siya sa kanyang character. Hopeless romantic, mahilig sa mga pelikula na magaganda yung ending. Ayaw niya ng tragic ending, gusto niya yung mga bida lagi yung magkakatuluyan. Official entry din sa Sineg Maynila Film Festival sa susunod na buwan ang isa pang pelikula ni Lovie, Ang Latay, kasama naman si Allen Dizon. Sa bakasyon ni Lovie sa Los Angeles, nakasama niya ang boyfriend niyang si Montgomery Blanco.
Yes, very happy. Very happy ang birthday at Valentine's. Simpleng bagay lang. You know, kasi parang sa ang na-realize namin noong Christmas at New Year's na since long distancing relationship, hindi naman importante kung saan kayo magse-celebrate. Ang importante, magkasama kayo. Wala pa rin daw sa plano ni Lavia at Montgomery ang pagkapakasal dahil priority pa rin nila ang kanya-kanyang career. Eh, husband material ba ang boyfriend niya sa tingin ni Lavi? What he's showing me and his actions are speak nothing but beautiful things. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mula sa mga abay hanggang sa mga bisita, star-studded ang kasal ni Sheena Halili kay attorney Jeron Manzanero. Silipin ang ilang eksena sa kasalang Mr. and Mrs. Manzanero sa chika ni Aubrey Carampel. Habang live na kumakanta ang kanyang ninang na si Regine Velasquez, emosyonal na nag-walk down the aisle si Sheena Halili habang papunta sa kanyang groom na si attorney Jeron Manzanero. Nag-compliment sa glittery wedding gown ni Sheena ang wedding venue na pinalalamutian ng mga puting bulaklak at libo-libong ilaw at mga kandila. Nagdagningning din sa kasalang ilan sa kanyang mga abay na sina Marian Rivera, Camille Prats, Jeneline Mercado at Pasig City Mayor Vico Soto. Bridesmaids naman sina Katrina Halili, Cherie Solomon, Glyza De Castro at Maine Mendoza. Bigatin din ang mga ninang gaya din na GMA Network SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable, Connie Reyes, Nova Villa, Manilyn Reynes, Jackie Lou Blanco, Jolina Magdangal at Christine Bersola Babaw. Pati na ang mga ninong na si Pasig City Representative Roman Romulo at Kapuso Director Dominic Zapata. Matron of Honor naman si Rich Asuncion. Masayang-masaya kami. Talagang nagbigay sila ng time, nagbigay sila ng effort, lalo na yung mga bridesmaids ko. Talagang na-feel ko na bride talaga ako, inalagaan nila ako. Tatlong taon naging magkarelasyon sina Sheena at Jeron bago nag-exchange ng kanilang I do's. Maraming talaga siyang natulong sa akin na, you know, to make me a better person. And I think that's the time na malalaman mong siya na talaga. So I wish them the best. I'm praying for them. Sana maging super happy sila. Inaabangan na namin ngayon pa lang ang maliliit na mga Sheena at maliliit na Jeron. I pray that they will always be full of love, respect, understanding, and patience for each other, and that God will always be in the center of their relationship. Ipinangako naman ni Jeron na kahit kasal na sila ni Sheena, magiging supportive husband siya at laging tagapagtanggol ng asawa. Ladies and gentlemen, I present to you for the first time, Mr. and Mrs. Jeron Manzanero. Mabuhay ang bagong kasal! Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Isa pong pagtatama, nilinaw ng First Vice President for Legal Affairs ng GMA na hindi inere ng network ang political ad laban kay Pangulong Duterte na tinalakay sa pagdinig kanina. Naglabas ang pahayag si Attorney Maria Luz Delphi para klaruhin ang kanyang pahayag sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services tungkol sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Sabi ni Attorney Delphine, hindi inere ng GMA ang political ad laban kay Noy candidate Rodrigo Duterte na nagtatampok ng mga menor de edad na tinalakay kanina. Ang dahilan ng hindi pag-ere ng GMA Network sa ad ay dahil hindi ito inaprubahan ng Internal Election Committee ng network. Ang tinutukoy daw ni Attorney Delphine na inere ng GMA Network ay ibang political ad. Yung pag-a-absent sa klase, yung tinatawag na class cutting para lang makapag-online games, hindi na po kailangan gawin yan kung ang i-enroll ninyo ay ang pinaplansyang degree sa kolehiyo na ang tawag po ay e-sports. Pero puro lalo lang ba yan? Nakatutok si Oscar Oida. Hilig talaga ng 15 anyos na si Alex ang paglalaro ng Counter-Strike at iba pang online games.
Kaya naman pag may pagkakataon, libangan nila mga magkakaibigan ang paglalaro nito. At bagamat maayos naman ang kanyang grado sa eskwelahan, pakiramdam niya, mas angat daw ang talento niya sa esports. Kaya kung siya lang raw sana ang masusunod, ang gusto niya pagdating ng college, kurso na may kinalaman dito. Pag gusto mo po talaga yung course na kukunin mo, mas siseryosohin mo pa po yung pag-aaral mo. Well, ang wish ni Alex might just come true. Ang Lyceum of the Philippines kasi, pinaplan siya na lang ang curriculum para sa binabalak nilang kurso sa esports. Ako personally, I'm also a gamer. And initially, I saw the potential of the industry, the players. A lot of them are out of school youth. They pa nagtapos ng college or high school. And I was thinking, what will happen to them when they retire from playing? At ang katuwang nila dito, ang Tier 1 Entertainment na kilala sa esports management. Hopefully with this course, mas matanggap po ng mga tao na talagang seryoso na to. Pero paglilinaw nila, di lamang basta paglalaro ng esports ang focus ng pinaplano nilang kurso. First track niya is called esports management. Nandyan po yung broadcasting, social media management, marami pong available na mga bagay. Kung gusto naman po nila ng game design track, dun po papasok yung mga paggawa ng games, pag-design ng games, pag-test ng games. So yung mas technical po sa paggawa ng game mismo. Ayon naman sa Commission on Higher Education o CHED, isang autonomous na universidad ang Lyceum at may otoridad daw ito na humulma ng mga bagong kurso. Mangangahulugan din daw ito ng mas malawak na oportunidad para sa ating mga mag-aaral. The gaming industry is a multi-million peso, a multi-billion dollar industry all over the world. And it would be good if the Filipino graduates or the Filipino universities get a part of that particular human resource need. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Habang may amihan pa, samantalahin ang pagpasyal sa Atok Benguet. Bukas na uli ang atraksyon doon na patok sa tanawin at lamig. Silipin po yan sa pagtutok ni Darlene Kai. For family, for friends, at syempre, for lovers din. Lahat na yata gustong maakyat at makita ang ipinagmamalaking sanlibong bulaklak ng Atok Benguet. Sino ba naman kasi ang hindi mapapawaw sa ganda nito? At sa bawat anggulo, panalo! Kabubukas lang ulit ng Northern Blossom Flower Farm na yan at ng iba pang tourist attractions. Halos 2 linggo kasing isinara ang mga ito dahil sa banta ng coronavirus. Pero simula nitong weekend, nai-enjoy na muli ng mga turista ang Instagram-worthy na view dito. Bukod dyan, sobrang lamig din sa Atok na talaga namang perfect para sa mga gustong mag-unwind at mag-muni-muni. Sa sobrang lamig nga, pati mga sasakyan, nabalot na ng frost o andap. Sobrang ganda po talaga. Grabe, sulit na sulit yung entrance fee ko rito. Kahit maghapon ako pumunta rito. Ganda talaga. O ano, tara? Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. 2 buwang impyerno at sakit ang inabot ng 2 OFW na ibinenta ng kapwa nila Pilipino sa iba't ibang lalaki sa Bahrain. Matapos ang halos 1 taong paghahanap ng hustisya, may danyos ang tanggap ang 2. Nakatutok si JP Soriano. October 2018, nang makilala ng 2 OFW sa Dubai United Arab Emirates na sina Faith at Hope, dinela tunay na pangalan ang isa pang Pilipinang nag-alok sa kanila ng trabaho na may mas malaking sahod sa Bahrain. Ganyo kami nung kasama ko na sige parang itry natin. Ang pagkakaintindi ng 2, sa isang salon din daw sila magtatrabaho paglipat nila sa Bahrain. Inayos at binayaran daw ng Pilipina ang lahat ng travel requirements nila. Pero pagdating daw ni Faith at Hope sa Bahrain, doon na nila nalaman na hindi sa salon ang kanilang trabaho. Ayon kay Faith at Hope, ibinenta sila sa iba't ibang lalaki at pinagbanta ang ipakukulong kapag pumalag. Yung araw na yun, nakasampo akong lalaki. Sampung lalaki na hindi ko ito. Sampung lalaki na pakiramdam ko sa sarili ko at dumi-dumi ko. Kinuha raw ang kanilang mga cellphone, passport at binabantayan ang lahat ng kilos.
pinagagamit din daw sila ng illegal na droga, pero hindi raw sila pumayag. Hindi namin alam na ganun eh. Tinis na lang po namin kasi pag tumatanggi kami, lalo pag kami regla kami, pinipilit pa rin kami. Bilang ebidensya, ginawa ng dalawa ang notebook na ito kung saan isinulat nila ang mga transaksyon sa kanila. Yun ano, yun po yung listahan ng lalaki na gumagamit sa amin araw-araw. Yun po yung listahan ko ilan lalaki at kung magkano yung binabayad sa amin. Sa isang araw po hindi ako buwababa sa limang lalaki. May iba-ibang lahi. Inabot daw ng halos dalawang buwan ang malaimpyerno nilang kalagayan hanggang nakatakas sila noong December 2018. Tumakas po kami pero lumayong malayong malayo kami. Doon na po yung na-try namin na halos wala nang makain. Hindi namin alam kung saan kukuha ng pagkain namin. Hindi rin po namin masabi sa pamilya namin kung ano yung nangyayari sa amin sa barin. Kasi ayaw din naman po namin na mag-alala sila. February 2019 na makabalik sila sa Pilipinas. Humingi sila ng tulong sa Blas Ople Policy Center na siya namang nagdala ng kaso sa DFA Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o OMWA. Dito na rin pumasok ang DOJ Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Katulong ang NBI, dumaan sa medico-legal ang dalawang biktima kung saan nakitang nagkaroon sila ng sexually transmitted disease o STD. We have this case that has been investigated by Philippine and the claims was sent to us which allow us to investigate more and lead to the classification of for the claimants as a victim of trafficking without them coming to Bahrain for testimony or statement. This is an ideal example of international cooperation. Nakakulong na sa Bahrain ang mga Pilipinong sospek, pati ang isang pulis sa taga Bahrain na umano'y kasabwat sa human trafficking. Pag ganyang klase, para ka na rin drug trafficker. So, masahol pa rito, tinatraffic mo, kapwa mo Pilipino. This should be a warning to other Filipinos na nagtatraffic or nag-illegally recruit or nagpapahamak ng kapwa Pilipino na hindi talaga sila titigilan ng pamahalaan na to. Talagang we will make sure that talagang makulong sila. Kanina, iniabot ng Kingdom of Bahrain ng tig $3,000 o mahigit 150,000 peso sa dalawa mula sa Victims Assistance Fund ng Bahrain. May tigi 100,000 piso rin sina Faith at Hope mula naman sa DFA Assistance to Nationals Fund. Dahil po sa ginawa ninyo, nabigyan po ninyo ng hustisya ang inyong sarili, nabigyan ninyo ng hustisya ang ating bansa, at mabibigyan nyo ng hustisya ang lahat ng mga tao na dumanas ng katulad ninyo. Maraming salamat po. Noong una, nawala na po kami ng pag-asa. Pero, ayan po, mabait po yung Diyos. Natulungan po kami. Ayon sa IACAT, bukod sa Bahrain, may mga kaso rin ng human trafficking sa iba't ibang bansa, lalo na sa Middle East. We've identified victims in UAE, in Saudi Arabia, and in Iraq. So those countries that mostly these are Middle Eastern countries, so Syria as well and Jordan. Ang kaso nila Faith at Hope sa pagtutulungan ng gobyerno ng Pilipinas at Bahrain, ang unang kaso ng ganitong uri kung saan nahuli ang mga salarin. JP Soriano, Nakatutok 24 oras. Bigatin at game sa aktingan at martial arts. Yan ang hinahanap na Big Bird sa live-action remake ng Voltes 5. Ang mga sumabak sa audition, ichichika ni Nelson Canlas. The search is on para sa bigating miyembro ng Voltes 5 team, si Big Bird. Let's go in! Kilala ng mga Voltes 5 enthusiasts bilang si Daijoro Go o Robert Armstrong. May katawang malasumo wrestler pero malumanay ang ugali. Siya ang driver ng ikatlong Voltes 5 machine, ang Volt Panzer o ang mismong katawan ng Mega Robot. Ang mga tumugon sa audition, mga heavy guts din.
kanya-kanyang angkin na sinasalamin nila ang Voltes 5 heavyweight. Siguro po isa akong taong palaban na tulad ni Big Bert na kahit ano yung nangyari sa story nila, sa laging pass po nila, lumalaban po sila. And at the same time, malakas kumain si Big Bert. Nakita ko yung sarili ko sa kanya, kay Big Bert, na medyo kawig ko siya, medyo kasing tangkad, kasing taba, may pagkaangas din. Siyempre, kahit plus size si Big Bert, martial arts expert yata ito. Kaya kanya-kanyang pasiklab ang mga Big Bert aspirants. At siyempre, dapat may ability rin sa acting. Steve, ba't ba ang hilig ni Mama dumalo sa puntod ni Papa? Di ba wala namang katawan dyan? Itinuturing na ambitious project ang live-action version dahil first time itong gagawin sa Philippine Television. At lahat ay daraan sa approval ng Japanese company na namamahala ng Voltes 5. Pero ipapakita daw ng serye ang galing ng Pinoy sa arts and technology. And it's all Pinoy, the graphics was not brought to like another country. See, so kaya natin, nung nakita nila, na-approve ng GMA, and then from there, they asked for approval from Japan. It took a long time because it is a first time na they will grant a country to do a live action. People who saw the pitch tape that you have not seen, reacts na, uy, dito ginawa yan si Kuya. And that was like 5 years ago. What more now? Mas magaling tayo ngayon dyan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ligtas pa rin po sa African Swine Fever ang Cebu na kilala sa kanilang lechon. Bawal ngayon na magpasok doon ng mga karning baboy, pati ng mga pagkain ay hinigpitan. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Malutong na balat, malinamnam na laman, malasa kahit walang sarsa. Pag sinabi mong lechon, kakibat na niyan ang lalawigan ng Cebu at ang kapitolyo ng Lechon Cebu, ang Karkar City. Masarap ang lechon sa Karkar, so dinadayo talaga ito. Kaya naman ingat na ingat ang provincial government ng Cebu laban sa African Swine Fever. Sa ngayon, ASF-free pa rin ang lalawigan ng Cebu. Hindi kasi pinapayagan ng buhayman o kinatay na karne ng baboy mula Luzon, ibang bahagi ng Visayas at maging Mindanao na makapasok ng Cebu. Hindi pwede na papasok yan kasi it can wipe out our own 11 billion peso hog industry in a matter of days. Yung mga customer namin, bibili talaga sila ng lechon. Hindi aware sila pag ano may ASF kasi. Indefinite ang ban sa baboy at pork products mula Luzon at Region 8 na nauna nang ipinatupad ng Cebu Provincial Government noong nakarang taon, kahit paluto o canned na ang mga ito. Indefinite din ang ban sa Davao Region, 90 days naman ang ban sa mga nagmula ng Mindanao na ipinatupad nitong Pebrero. Hindi rin sila sangayon sa direktiba ng Department of Agriculture na payagan ang pagpasok ng mga pork products, lutuman o kahit dilata pa. Now, what is the difference? Pinagbabawal natin yung canned and cooked, fully cooked products coming from ASF-infected countries, and yet, we are not prohibiting the entry of the same fully cooked canned products, this time coming from infected provinces of the Philippines. Why the inconsistency from the DA? Kahit nga ang lahat ng klase ng swine feed mula sa mga lugar na apektado ng ASF, bawal din ipasok sa Cebu simula March 9. Pati ang raw material sa paggawa nito, tulad ng mais na galing Mindanao, kailangan i-quarantine ng 20 araw bago tuloy ang ipasok sa Cebu para matiyak na di kontaminado ng ASF. Sapat naman daw ang supply ng baboy sa probinsya sa loob ng 3 buwan. Mahalagang mapanatiling ASF-free ang probinsya, lalo na sa mga katulad ni Mang Oscar na dekada na ang pamilya sa paglilitsyon. Pero ramdam pa rin nila ang epekto ng ASF, lalo na sa pagmahal ng presyo ng baboy sa Cebu na kinukuha nila sa mga backyard hog raiser at local supplier. Isang oras din daw ang nadagdag sa trabaho dahil ang lahat ng baboy sa Karkar kailangan sa slaughterhouse ng bayan lang katayin bago litsunin. Tiyaga na lang. Kasi po? Kasi business namin to. Kung mapasukan kayo? Mapasukan, wala na. Sayang.
Hindi biro ang trabaho ng mga lechonero dito sa Karkar, Cebu dahil mano-mano nilang pinapaikot ang tinuhog na baboy upang maging katakam-takam na lechon. Ang panalangin nila ngayon, sana hindi makapasok ang ASF dito sa Cebu para ang kanilang kita at trabaho tuloy-tuloy rin. Kung dalatin ito sa Karkar, wala na kaming trabaho. Wala na kaming lechonin. Lahat ng baboy kakatayin ng gobyerno. Mula sa Cebu, Ian Cruz Nakatutok, 24 Oras. Sablay sa graduation, abay hindi po kapalpakan ang tinutukoy namin kundi yung isinusulong ng DepEd na ipalit sa toga. E pasado kaya sa mga estudyante at magulang? Nakatutok si John Consulta. Tuwing graduation sa kolehiyo, karaniwang OOTD na mga mag-isipagtapos ang toga, ang malabalabal na suot ng mga gagraduate na may kapartner na graduation cap. Yun nga lang, mainit sa katawan, lalo na kapag natapat sa tag-init ang inyong pagkatapos. Pero silang eskwelahan ang ipinapatok sa damit ng graduates, sablay. Alam mo ba kung ano yung sablay? Hindi po. Sablay eh. Apo. Pagkakamali. Hindi yan ang tinutukoy namin, kundi ito ang sablay. Ay ang malasash na telang nakasabit sa balikat. Ang University of the Philippines ang isa sa mga unang universidad na gumamit ng sablay sa mga graduation. Yung pagsusot ng gown o toga, ito ay galing sa tradisyon ng mga university sa Europe. Nagbago lahat yan nung nag-introduce ng University of the Philippines ang UP ng sablay bilang academic garb nila o academic attire nila. Kabilang sa mga UP graduate na nagsuot ng sablay, si 2010 Miss Universe 4th runner-up Venus Ra at ang dating actress na si Alma Concepcion. Pero di lang UP ang may pasablay. Si Kapuso Primetime King Dingdong Tates may suot din yan nang magtapos sa West Negros University. At ngayon, isinusulong na gamitin na rin ang sablay pati sa graduation ng elementarya at high school. Pinropose natin yung paggamit ng sablay during graduation ceremony para mas angkop siya sa kultura ng Pilipinas. No? Naging simbolo siya talaga ng educational attainment at hindi lamang educational attainment kung hindi ng pagiging makabansa nila at simbolo ng nasyonalismo din. Why don't we adopt it? No? Pero pabor kaya sa pagsuot ng sablay ang ilang estudyante at magulang? Para mas hindi mo feel yung graduation pag wala kang toga. Para ma-feel nila yung pagka-graduate nila, yung parang naoso na toga. Mas maganda. Pwede po. Kasi parang disenyong Pilipino po. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Saan makakarating ang 70 pesos mo? Well, kay Heart Evangelista sa Paris. Dahil lang nabili niyang accessories sa Quiapo, Maynila, nairampan niya sa isa sa mga fashion capital ng mundo. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Hey, this is for my YouTube channel. Mabuhay, yeah. Philippines! Heart Evangelista is back sa City of Love para ulit yan sa Paris Haute Couture 2020-2021 Fashion Week. Sa kanyang latest vlog, ipinasilip ni Heart ang ilang eksena sa likod ng glamorous fashion shoots niya sa isa sa mga fashion capital ng mundo. I love gifts. I love Fashion Week. Gaya ng ilang perks na makatanggap ng regalo mula sa fashion designers. Oh my God! My very first Chanel show. This is such a huge deal for me. At special invite sa show ng ilang luxury fashion brands. Oh my God. Iba yung feeling to see the clothes up close. I'm also such a Chanel fan and makikita mo yung mga artista. So nakaka-starstruck din siya, pero ang saya. Ilang personalidad din sa fashion world ang kanyang na-meet, gaya ni Hamish Bowles, ang international editor-at-large ng Vogue magazine. Pero behind the glitz and glamour ng Paris Fashion Week, ishinare ni Heart na hindi lang ito puro rampa, kundi... Works, guys. When we do Fashion Week, it's not necessarily shopping and everything. It's really about work, creating content for the brands. The brands fly you in to create content for them. And they send us clothes. So these are all clothes that were sent by the brands. Ang mga mamahaling OOTD na ipinasusuot kay Heart, hinaluan niya ng kakaibang twist mula sa Pilipinas.
So this is the Quiapo headband. 70 pesos for 4 pieces. Nakarating na siya ng Paris. From Quiapo to Paris, real quick. Sino mag-aakalang nabili lang ni Heart ang gold headband na yan ng 4.70 sa Maynila? Nag-blend in naman yan sa posh outfit ni Heart at nakapose pa ang Kapuso Queen of Creative Collaboration sa iconic na Eiffel Tower. Tuntuwa ako sa headband na yun kasi perfect lang yung fit niya sa ulo ko. So, nung sinuot ko siya, hindi ko na maakalain na may mga mag-react. But yeah, so it's really not necessarily the price tag, it's how you wear it and how you mix match, and nasa pagdadala lang talaga. Nagsuot din siya ng ilang damit na gawa ng Pinoy designers. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Hindi lang wagi sa pag-ibig ang bagong kasal na patok of the town natin ngayong gabi. Parang naka-jackpot din sila sa nakuhang cash gift sa kanilang money dance. Sinabitan kasi sila ng mga dolyares ang suma total ng kanilang nakuha. Alamin natin sa pagtuto ni Mark Salazar. I have to catch my breath to believe this real, that I am marrying my true love, my heart's desire, and my best friend. Mabuhay ang bagong kasal! Siguradong yan ang maisisigaw sa kasalang ito ni na Alan Flores and Priscilla Panuncio sa Binmaloy, Pangasinan. Sa regalo pa lang ng kanilang mga ninong at ninang, pati na rin ang mga bisita, ay siguradong mabubuhay na ang bagong kasal. Sa money dance kasi ng bride and groom, ang isinabit sa kanila pinagsama-samang US at Canadian dollars bukod pa sa Philippine pesos. Isinuot sa newlyweds ang malakapa at koronang gawa sa pera. Naging posible raw ang kakaibang money dance na yan dahil karamihan sa kanilang guests at principal sponsors galing din sa Amerika at Canada. Nakatanggap sina Mr. and Mrs. Flores ng $13,000, $3,250 at 62,000 pesos. At ang kabuuan tumataginting na 844,000 pesos. Sana all! Ang bonggang-bonggang cash gift na yan, balak daw i-invest na mag-asawa. I love you today. I love you tomorrow. I love you forever. To you, I promise only my constant devotion and love forever and ever. I love you. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. 70 taon na po. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutunog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.